sa listahan ng mga kilalang lider ay si Tabono Party List Representative Conrado Estrella III. He is the solution. He is a big part of the resolution of the big problems that we are confronting now. Aspeto ng ekonomiya ay isa ngayon ay nakakalungkot talaga dito sa ating probinsya. Ako ay napasyal doon sa Cavite, sa Calabarzon area, dito rin sa Bulacan, dito rin sa Metro Manila, of course. No? At ganun din sa Zambales, doon sa Subic, ganun din sa Bataan, no? Yung export processing zone doon. And of course, Baguio City. Diba? Lahat itong mga napuntahan ko, nakakalat ang ating mga kaprobinsya dito sa mga lugar na ito. Umaalis sila rito sa Pangasinan dahil sa kakulangan ng employment, no? Business and livelihood opportunities. Kaya ang nagiging option nila is to search for greener pastures. Nakakalungkot lang dahil hindi na tayong pinakamalaking probinsya. Bakit? Ano bang ginawa natin? Bakit hindi tayo naging aggressive? O bakit hindi natin pinursige ang pag-iimbita ng mga investors dito sa Pangasinan? Napakalaking probinsya. Kompleto naman tayo pagdating sa tourism. Ang dami natin mga tourist destination dito sa Pangasinan. At ang beaches natin, ang gaganda. And ganun din sa commerce, marami rin oportunidad dito sa atin. Mas mura ang ating labor wages dito kasi alam mo naman ang labor wages natin, regionalized. Mas mura dito sa Pangasinan kaysa sa Metro Manila. Bakit hindi tayo makapag-imbita rito? Mas mura rin ang lupa. Kaya nagtataka ako, ang tanong talaga, itong past 10 years, ano bang ginawa natin upang tayo ay makapag-imbita ng napakaraming investors dito sa Pangasinan? Siguro yung kasagutan, you look around, no? Lumingon ka sa paligid, makikita mo kung bakit. Walang nangyari. Ngayon, in our own little way, ginawa namin, nakapag-imbita kami dito sa Rosales kasi meron mga employment opportunities dito. Doon din, sa Binalonan, maganda rin dahil ngayon, nakapag-imbita sila ng malaking kumpanya, yan ang Sumitomo, na nangangailangan ng 10,000 mga empleyado. Palakasin natin ang agricultural sector. Sa edukasyon, o kita mo yung ginawa ni Congressman Monmon, bago-bago pa lang siyang mayor, napatayo na niya yung University of Eastern Pangasinan. Ang gusto namin ngayon gawin ng Abono Partners at ganun din ating kandidato na para gobernador na si Congressman Monmon dito. Ang gusto namin gawin sa buong probinsya natin, sa buong lalawigan ng Pangasinan, magawa natin to para kahit na anong mangyari, hindi pa rin tayo maghihirap dahil meron pa rin trabaho, may negosyo. Gusto namin gawin sa buong probinsya yan. Marami tayong pwedeng maimbita dahil sa pananaw ni Monmon Gico. Kumbaga sa basketball team, talagang pwede siya dun sa team kasi alam niya ang ginagawa. Kasi nandyan din ang ating kaibigan na si Mayor Cesar Kembao. You know, yung mga ganun mag-isip ba na first and foremost, yung ekonomiya natin, ayusin natin. Kaya kita mo, nagkasama-sama kami, nagkabuklod-buklod kami. Kasi pare-pareho kaming iniisip yung ginagawa namin ni Monmon at saka nila Mayor Cesar Kembao at ganun din nila Congressman Celeste at iba pang mga kasama. Ganun talaga, it's all going to the investors. Yung city, municipal governments, kailangan niyan lahat nagtutulong-tulong. Walang away. Ganun din si Monmon, hindi pala away itong taong ito. Ganun din si Manong Cesar at ganun din ako. Kinakailangan natin na magkasama-sama tayo. Tulong-tulong tayo. Huwag na tayong mag-away. Wala tayong panahon dyan. Ito ang ayusin natin. O,
Of course, yes, kinakailangan natin yan. Kailangan maging competitive ang ating mahal na lalawigan na Pangasinan. Otherwise, paano tayo makakapag-ibita ng investors? Kailangan siguro matuto na tayo ngayon, gumising na tayo. Itong Pangasinan ang higante na natutulog. Gisingin natin, di ba? And then, we always keep on searching for greener pastures. The question is, why can't we make our pasture greener like the others? And we can. We can do it. Kung tayo lang magsama-sama, tulad nito, huwag natin palampasin ito. O ang isang tao na hindi na niya kailangan asikasuhin ng pamilya niya, hindi na niya kailangan asikasuhin ng sarili niya, please make. At binilaan niyo itong taong ito eh. Ang gusto nito, magsilbi na lang. Ang gusto niya, mabigyan ng magandang kinabukasan, lalong-lalo na ang ating mga kababaan. Nalabanan natin, sama-sama tayo, ang kahirapan. Huwag na natin palampasin ito. Sana bendisyonan tayo ng mahal na Panginoon upang manalo naman tayo, magtagumpay tayo. At ito ay para sa kinabukasan ng ating mga kababayan.